Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli nagbabalik ang iyong lingkod, Runde TV mo. Idol Tommy Bigwas sa Bili, may bagong pasabog mga kaibigan. At milyon-milyong pira na nakulimbat ni Councilor Elgin Damasco, ibinunyag ni Idol Bigwas Tommy Abili. Ito mga kaibigan, panoorin natin ito. Sa siyempre, naghahanda pa ako ng topic ko. Oo, alam nyo naman, tsaka hinahanap ko pa to Amerikana ko. To Amerikana ko kasing ito. Ay, matagal na ito, bago pa ako dumating ng Palawan. Dala-dala ko na ito. Eh, hindi ko to masuot-suot mula noon. Kasi, kapag sinuot ko nga ito, ang itim ko, baka magmukha akong anino. Kaya hindi ko to suot-suot lagi. Lagi ko sinusuot yung gray para lumutang ako. Oh, di ba? Kasi baka na, may nag-isip na kasi na mula nang mag-birthday daw ako, nagkaroon ako ng Amerikana. Di ko naman nagregalo ng Amerikana na to si Angie. Akin po ito, matagal na ito. Eh, katagal-tagal ng Amerikana nito. Nag-antay lang kasi ako na pumuti. Eh, hindi talaga ako pumuti. Kaya ginawa ko, kinapalan ko na lang yung makeup ko. Tapos yung spotlight, kahit mainit, pinatututok ko na sa akin para makita ninyo ako. Alam niyo lang po, ay talagang, kaya itong aking Amerikana, huwag niyong i-issue ha. Kasi, tinututok lang ang spotlight sa akin, kaya nakita niyo ako. Kaya sabi ko, nangarap kasi ako pumuti. Kaya nga, bumili ako ng ano ba yung glutathione ba yon? Na puting sabon, ayun, sabon na puti yun eh, na talagang sabi nila isang linggo na talagang ikuskus mo, ibabad mo pa yan 20 minutes pag ikay naligo. Binabad ko nga, ay sabi ko pagdating ng isang linggo, yung mismong sabon ang umitim. Natalo sa kulay ko, hindi ako pumuti, ang sabon ang umitim. Ah, kaya huwag niyong pansinin yung aking Amerikana. Okay. Binabati ko muna po ang ating mga nakasubaybay ngayon. Ha, at ito at unahin ko muna ito. Ay sabi nga dito ni Walang Iwanan ay kaya Isabelita Alonso ng Italy. Magandang ano ba gabi ba sa inyo diyan? At ito si Marilyn de la Cruz ng Laor, Nueva Ecija. Magandang umaga po, Norman Angni. Yan ha, mula sa Mauritius. Ano kayang lugar yan? Mauritius. Norma Angni. Kung sa Bisaya, pa na yung Angni, ing na. Yan ha. At ganun din kay Yabs and Yabs ng Saudi Riyadh. Ha? Ganun, nanonood po sila ngayon dyan. At siyempre, binabati ko rin po si Lumin, yeah, auntie ng Milan, Italy. Yan ha, si Lumin. Ganun din si Ate Chat ng Rome, Italy. Ha, mula kay Rex Jason naman, sabi niya, mag-ingat ka lagi sir, lalo na sa babae. Ay, ako, wala po akong pagdating sa babae, wala man pumapatol sa akin babae. Kasi takot daw sila madamay. Mayroong inirepair sa akin, may pinakila ay gusto nga nilang dalhin sa akin yung 18. Eh ayaw ko kasi hindi pwede 18. Ha, 18. Siyaman po kabilaan ang suso. Kaya ayaw ko. Hindi pwede 18 nga ang suso, siyaman kabilaan. Ayaw ko. Okay? At paalala ko lang po ha, doon sa mga nagbigay ng tulong doon po sa ating pong fundraising doon sa para doon po sa carbon dating, abang-abangan ninyo, konti lang, hindi ko pwede ilabas, baka bantay yung mga kaaway ba eh. Talagang abangan lang ninyo. Meron ako i-interviewin kagad dito ha. Abang-abang lang kasi alam nyo na ang mga demonyo nasa paligid, mahirap na mabantayan ng aming mga kilos. Baka mamaya biglang gapangin. Baka mamaya kung ang result doon sa DNA 99.99%, baka pagdating doon sa aming gagawing proyekto, magiging 200% pa. Di ba? Nako, delikado. Okay. Doon po sa mga tumutulong po ng yung nagpapadala ng tulong para doon sa carbon dating,
Mga kababayan, alam ko namang nanonood kayo, nakikinig kayo ngayon. I-trace ninyo kung na-receive namin dito. Pag hindi po, kunin po ninyo. Ang dami po na hindi po talaga na-receive. Sa totoo lang. Lalo na ang higpit nila. Ayaw nilang ibigay pag walang sender. Ngayon, kahit may sender na nga, hinahanap pa nila yung confirmation galing sa message. Ay, ako hindi naman ako pwedeng magdi-display matagal doon sa mga kalsada. Alam naman ninyong mukha ko, ay hinahunting dahil endangered na nga. Di ba? Kaya, huwag ninyong pabayaan maglalanta doon sa mga gilid ng kalsada para mag-withdraw. Kaya, pag pumunta kasi ako sa kanilang mga phone shop na yan, hindi ako masyadong nagtatagal. Bagamat may mga kasama tayo na nagbabantay. Hindi ako pwedeng magtagal. Ang daming chichiboriche. Kaya kung kunin po ninyo, masayang, mapupunta lang po yun sa phone shop. Totoo lang. Ayun, mga kaibigan, no? May panawagan si Idol Bigwas Tommy Abili. Sa mga nagpapadala ng tulong kay Liubert, yung mga walang saktong pangalan na nailagay, at saka mga confirmation doon, di daw nakukuha ni Idol Bigwas, no? Pakikuha na lang, mga kaibigan, no? Sayang din yan, no? Pwede nyong ipadala ulit through GCash, mga kaibigan, para na lang tulong, no, doon sa mga or magulang ni Liubert, mga kaibigan, kasi nakikita natin yung pamumuhay nila Liubert, mga kaibigan, na mahirap din talaga. At nakikita naman natin doon sa video na hinahalughog yung bahay ni Liubert, na butas-butas nga yung dingding ng bahay ni Liubert, mga kaibigan. Ganun na lang, mga kaibigan, no, kunin nyo na lang, tapos ipadala na nyo lang through GCash, mga kaibigan. May number si Idol Tommy Bigwas sa GCash, no, kung gusto nyo magpadala. Mayroon din ako number dito, i-text nyo na lang para madiritso doon kay Idol Tommy Bigwas Abili. Yan, mga kaibigan, ipagpatuloy natin ito. Maganda talaga kung diretso sa GCash or sa bank account. Ano? Okay, maraming salamat po. At ay pinananawagan po. Atin munang batiin si Libra T. Dai July. Ay atin mo muna pong binabati dahil nanonood siya ngayon. Sa Bantay Gubat. Bantay Gubat, Bantay Dagat. Ano pang pinagagawa nito? Dito po sa Palawan, sa Puerto Princesa, sinusuldohan kayo ng ating gobyerno. Ano bang ginawa ninyo? Na nagpapakintab ba kayo ng inyong upuan? Mga pare koy, ano nangyayari? Napakalakas daw ngayon ng kompresor sa takduan, maging dyan sa dagat ng siksikan. Napakalakas ang kompresor. Anong ginagawa ninyo? Baka nakinabang din kayo dyan. Ha? Wala ata kayong accomplishment. Mga bantay dagat, ha? Ay, kapag bagong administration, magsilayas na kayo. Wala pala kayo kwentay. Mga kabigwas, ang atin pong ang atin po ngayong topic, ito ang topic natin. Basahin natin ang topic ngayon, mga kabigwas. Yan, ha? Milyong piso na kinasasangkutan ni Damasco, close na ba ang kaso? Yan. Abangan ninyo, maganda to. Media sa Palawan na nakipaglaban sa katotohanan ay may pinagtutulungan ng kapwa media para masadlak sa kulungan. Ganun dito. Kaya, sino pa ang magiging kakampi ng ordinaryong mamamayan? Ilan na po ba ang mamamahayag na pinatay dito? Dalawa, puro mga hard commentator yun. Yan. Ngayon, sabi nila, pangatlo daw ako. Kung papayag si Satanas, may ambisyon pa naman ako, agawin ko trono ni Satanas. Kaya si Satanas nervyoso. Sabi ni Satanas, unahin daw nila yung amo ninyo. Surod kayo. Okay. Mga kabigwas, atin muna pong bigyan ngayon ng pansin. Ito pong nangyayari po dito sa Palawan. Ilan po ba ang nanonood? Kasi lagi silang pinagmamalaki nila sa atin. Ay, technician, tingnan mo nga kung ilan ang nanonood, kasi sa lagi nilang sinasabi, ayan, 2,208. Kaya sa kanila naman, napakarami. Talaga 200 piraso. Ayan, ha? Lahat na kuminto, laban pa sa kanila. Hindi po sila nahiya niyan. Kung ako may-ari ng ganun, tanggalin ko Facebook ko. Hindi na ako magpi-Facebook, hindi na ako magpo-post. Aawain ka pa naman eh. Ikaw yung magpo-post, ikaw yung awain. Ay, hindi na. Di ba? Okay.
Dito naman galing kay Gracia Pigal, sabi niya 2,200. Sa Maluilisa Corpus, good morning Sir Tommy Abili. Salamat, sabi naman nila Martakson, yap tama mun i-monitor. Ngayon, nang bilis eh 2,800 sabi niya ni CC. Okay, at si Merlina nangit daw natatawa. Okay. Sabi naman ni Ridanti Labay watching from Frankfurt, Germany. Frankfurt, Germany. Nasaan na yun? Nawala. Oh, yun. Nasa taas. Oh, makyat. Nawala. Ayun. Pasensya na kayo. Nawala. Okay. Ayan. So, sabi naman ni Antay, sabi niya, Dandan Antay Lud lang ang bandira bayas. Okay. Ito, ito siya, Rulab Barua. Ako din, nagkukulab sa'yo. Hehe. Oy, nagkukulab. Salamat ha, sa inyong pagkukulab. Walang problema sa pagkukulab, basta para sa katotohanan. Okay, atin na pong bigyan ng pansin. Bakit ko po nasabi na yung milyong kinasasangkutan ni Damasco na so, kung saan ay siya ay maraming pamilya dito sa Puerto Princesa, Palawan. Buong Palawan yun. Maraming pamilyang nagbigti, maraming pamilyang nagpakamatay, maraming pamilyang naghiwalay dahil sa scam na kinasasangkutan dito po sa Palawan. Ito po mga kabigwan. Mariin ay itinanggi ito ni Councilor Damasco, naging councilor pa. Mayroon kasing nauuto eh. Maraming naluko, maraming naguyo. Oh, yan ang problema sa inyo, nagpapaguyo kayo. Ang akala kasi ninyo, kayong mga butante dito, huwag kayong magpapadala sa pera. Kunin ninyo yung pera, tapos ibuto ninyo kung sino yung dapat nararapat. Huwag niyong ganun, na utang na loob, dinanggap po 2,000, 3,000, buto niyo na. Huwag ganun. Isipin ninyong kinabukasan ng ating bayan, ng ating syudad. Kaya dapat ninyo isipin ng maigi, huwag yung buto ng buto. Akala ninyo ang binuto ninyo ay tao. Hindi! Maligno po yan! Mga kabigwas, sa nangyayari dito, anong nakaraan, napakaraming nagpatiwakal, maraming naghiwalay. Bakit? Dahil sa scam. Saan ang gagaling ang scam? Nandoon sa Kabisayaan galing. O kita nyo, pumasok dito. Hanggang sa sako-sakong pera ang nahakot sa mga tao rito. Sinundo pa, sinakay pa sa isang chopper o helicopter. Magaling mag-imbestiga itong si Councilor Damasco Kuno. Hoy, Damasco, makinig ka. Baka hindi na, pingutin ko yung ilong mo. Magaling kang mag-imbestiga, pati kay Jubilin, pinasok mo, may patayo-tayo ka pa doon. Ha? Diba? Patayo-tayo ka pa. Yeah, alam ni Hubert yan. Kasi tinuro niya kung saan nakalagay ang kalansay. No? Nakatayo pa siya. Akala ko nga, nakaupo eh. Kasi nakaupo lahat yung katabi niya eh. Ngayon, mga kabigwas, ikaw magaling ka kamong mag-imbestiga. Pati nga yung pagkamatay kay magkamit, pinangungunahan mo ang kapulisan. Hmm? Dahil nakasandal ka kasi sa isang politikong gahaman dito. Ngayon, magaling ka mag-imbestiga. Bakit hindi ninyo nilabas kung kaninong chopper yung kumuha ng sako-sakong pera dito sa Palawan High? Diba? Yung scam na yon. Dapat nilabas ninyo kanino bang chopper yon. Kahit sabihin nyo inarkila, sabihin ninyo, bakit hindi ninyo nilabas? Bakit tila tahimik lahat hanggang korte? May nakasuhan na ba? May nakulong na ba? Wala. O di ba? Hanggang sa lumabas na ikaw, Eugene Damasco, na kinikilalang councilor dito sa Puerto, nasangkot ka rin sa scam na yan. Tingnan ninyo ang itsura ni Damasco noon nang siya ay nagbo-broadcast pa dito. Labas nga yung kanyang ano, na habang hinihimok ang mga tao noon kasi kinukomersyal pa niya, scam naman pala, kaingot talaga eh. Hindi pa yung isa, yung mukha niya. Yan, tingnan nyo. Taas-taasan mo kasi yung upuan mo, Damasco.
Yes. Kaya mo, halos liig na lang tuloy nakita. Taasan mo kasi kunti. No? Eh, kahit na anong, kung taaming kukunin lahat talaga, makikita na yung upuan. Kaya medyo kapag umupo, kataasan mo kunti, ha? Ha? Para makita mo hanggang dibdib. Eh, parang liig na yan, eh. Ayon po dito po sa lumabas na ngayon sa mga sa social media. Nakalagay pa diyan 1,602,000 pesos only. Ano nakalagay? Ah, Union Bank. Oh, nakalagay doon bayarang komentarista. Ano paano kaya binayaran? Baka commercial. Ano? Baka kahit na commercial. Alam mong scam 'yan, bakit mo kinomersyal? 'Di ba? Isangkot ka sa scam. Pero, oh, tingnan natin, baka naman eh, gawa-gawa lang yung chicken na yun. Ayan, ito na, maliwanag eh. Talagang napakaliwanag. Oh, nakalagay dito, oh. Oh, bank number 666. Sana, puro 6 ka na lang. 668. Oh. 1,602,000. Elgin Robert Damasco. Yan ang nakuha ni Damasco mula sa mga saan ba galing yan? Sa scammer ba yan? Oo. Ay sa Super Saver, yung grupo dito na sinasabing scammer. Yun, galing sa Super Saver Company Limited. Yan yung scam na nangyayari dito. Ang daming na-scam yan dito eh. Marami yan sila. Ewan ko ba bakit parabang akabuti nagsulputan dito yan bigla. Ang daming naghiwalay ng mga mag-asawa niyan dahil binuhos nila. Galing sa may Super Saver Company. Ito ba yung MSS? Iba rin yan. Iba rin yung MSS ano? Ha? Iba rin yan? Kayong Super Saver, iba rin yan? O baka yan. MSS siguro. Ito yun. 1,000,000 higit yeah, ang nakuha ni Damasco. Pero ang mga tao hanggang ngayon, iniluklok pa rin siya bilang counselor ng puerto. Napakaraming may nagbigti pa dito. Oh, may naghiwalay na magpamilya. Ang iba, sa totoo lang, ibininta ang kalabaw, bahay, lupa, i-invest lang. Sino po ba ang nakinabang? Di ba, Damasco, magaling kang mag-imbestiga? Bakit hindi mo inimbestigahan kung sinong politiko ang may-ari ng helicopter na kumuha ng sakusakong pera? Bakit? Bakit tahimik ang lahat ng investigador? Pagdating kay Lubert, tuturuan ninyo, sasaktan ninyo, paaminin kahit hindi totoo. Matagal nang nagkakaroon dito ng sabwatan sa Palawan. Takot lang ang mamamayan na ilabas ang katotohanan. Dahil alam nila na wala silang kakampi rito. Ako, hindi ako taga Palawan. Dumayo lang ako rito. Pero nakita ko ang kalagayan. Alam mo, alam nyo pa, nyo ba nang tanungin ako ng Gordon, saan bang affiliation ang gusto mong kunin? Sabi ko, either Cebu or Palawan. Sabi niya, taga Palawan ka ba? Sabi ko, hindi po. Kaya nga, wala akong kamag-anak dito noon eh. Ngakat ngayon, wala naman eh. Bakit gusto mo ang Palawan? Dahil po, nakita kong mayroong katiwalian. Dahil may isang broadcaster na humihit-hit doon na hindi dinidisiplina ng lokal na pamahalaan. Baka sakali matatamaan ko't magbago. Nagbago nga nung dati naka-t-shirt, ngayon nakahubad na ang buang. Napabago ko nga. Dati nakasakay sa sasakyan, naka-t-shirt ng stripe, ngayon nakahubad na. At least nabago ko rin. Yan ay sinabi ni Dewinding Itim ni Damasco. Hindi daw po yan ay nangyayari sa kanila. 10 years ago. Ha? 10 years ago. Elgin, alam ko naman makakarating sa'yo. Patuloy!
Sugalan mo to. Ano, sugal tayo. Patutunayan ko sa yung 2020 lang yan. Nasa bandera na yan. Lalayas ka sa Palawan. Sige na. Sagot. Nakarinig ba siya? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ha? 2019 to 2020 nasa iyo si Louie La Russa. Ibig sabihin kahit na nandiyan sa iyo yan, kinukonsente mo Elgin Damasco. Hindi ka magandang huwaran na bilang serbisyo publiko. Nangguguyo ka. Pati yung iyong bago ngayon, yung sinasabi mong lingap na 5 piso, marami na rin nagre-reklamo. Hindi, dyan matalino si Elgin Damasco. Marami pa akong ilalabas dito. Mga kaibigan, ano, napakalaking halaga pala dyan sa Palawan ang na-scam nitong si Councilor Elgin Damasco. Kaya rin siguro, mga kaibigan, itong si Damasco nga, ay nananalo sa eleksyon dahil malaking halaga, milyon yung pinag-usapan, ano, mga kaibigan. Yun ang mga kaibigan, yun yung panawagan din ni Idol Bigwas kung nabili sa mga nagpadala ng pera kay Liubert para sa carbon dating, no? Yung pera daw ay sakto na, no? Pero hindi nakuha niya yung iba, yung mga walang saktong pangalan na nagpapadala, tapos yung message confirmation kailangan pa din. Nanawagan nga itong si Idol Bigwas na kunin nyo na lang, at kung gusto nyo ipadala ulit, i-true Gcash na lang, mga kaibigan. Yun ang mga kaibigan, patuloy natin itong suportahan si Idol Bigwas, Tomita Abili. Napakagaling nitong taong ito. Talagang gusto nitong lumabas ang katotohanan. Napakatapang at may paninindigan na isang broadcaster, mga kaibigan. Yan o, hanggang dito na lang muna at patuloy nating abangan ang mga banat at pasabog ni Idol Tommy Bigwas Abili. At once again, this is Rondi TV. Maraming salamat. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin. Ang paglingap niyo sa mahihi.